So mga tol, inutos nga po ng WBO na kailangan depensahan ng kampiyon ng WBO middleweight champion na si Demetrius Andrade ang titulo niya laban sa mandatory niya na si Janavik Alimcanoli, ang interim WBO middleweight champion. Ayon sa WBO mga tol, bibigyan ng magkabilang kampo ng 30 days. Kung walang maganap na agreement, mauuwi ito sa force bid na may minimum na $200,000. Kung hindi makalaban si Andrade kahit sa anong dahilan, automatic matatanggalan siya ng titulo at mapupunta dito kay Alimcanoli. May malinis pa rin pong record si Andrade na 31-0 with 19 knockouts. Huling lumaban noong November 2021, dinimolis ang kalaban sa round 2 na si Jason Quigley. Habang si Alimcanoli may unbeaten din na record na 12-0 with 8 knockouts. Huling lumaban noong May 21 at dinimolis din ang kalaban sa round 2 na si Danny Dignum. At dito niya nakuha ang WBO interim. Ayon pa sa artikulo ng Boxing Scene, ang promotional ni Andrade sa Matchroom ay natapos na. Ang huling natitirang laban niya sa Matchroom ay yung na-cancel niyang laban nito lang May 21. Sapagkat binalak nga ni Andrade na umakyat ng super middleweight para humarap sa interim WBO title kontra kay Shaq Parker. Ngunit hindi natuloy, winidraw ni Andrade ang laban dahil sa kanyang shoulder injury. Samantala, hawak naman ng top rank itong si Alimcanoli. Sa kabilang banda naman mga tol, unti-unti na nga pong umaakyat sa ranking ng super bantamweight ang pambato natin na si Carl James Martin, kung saan 11 spot na ito sa WBA at pang 13 spot naman sa IBF. Ang kampiyon nga po sa titulo na yan ay si Morodion Akhmedeylev. Pagdating naman sa WBO na hawak ni Stephen Fulton, pang number 14 spot itong si Carl James Martin. Asahan natin na aakyat pa ito pag tuloy-tuloy ang panalo niya. Huwag din natin kalimutan mga tol na may laban si Carl James Martin ngayon July 30 dito sa Manila kontra kay Charles Tondo ng Tensenya. Dadayo nga po ang kalaban sa bansa natin upang sagupain ang unbeaten na Pinoy. Samantala naman mga tol, pangalawa naman po sa ranking ng WBO ang isa pa nating kababayan na si Mike Magic Plana. So nalalapit na nga din po ang world title shot na itong si Mike Plana kung makakalaban niya si Luis Nery na nasa number 1 spot at matalo niya ito. Automatic magiging number 1 si Mike Plana. Speaking of Mike Plana mga tol, nakabiyag na naman ito ng dalawang chicks para makapagpa-picture. Pinost nga po niya ito sa kanyang official FB page with caption na no boxing no life. Kung matatandaan natin mga tol, nagpost din ito noong nakaraan ng picture kasama din ang dalawang chicks. Sa ibang balita naman mga tol, dahil matunog ang exhibition match ni Manny Pacquiao versus DKU at pahayag ni Manny Pacquiao ang kikitain niya sa laban, itutulong niya sa mga mahihirap na Pilipino. Tila may humamon kay Manny Pacquiao sa boxing match at ito nga po ang influencer na si Rendon Labrador at isa din sa pioneer ng Battle of the YouTubers. Hamon ni Rendon Labrador kay Manny Pacquiao, para makatulong, labanan mo ako, donate natin ang kikitain sa mahihirap nating kababayan. Kasunod nito, ang screenshot na post ni Rendon, pwede ko siya hamunin sa Battle of the YouTubers. At sa comment section mga tol, may post din ito. Ika ni Rendon, para makatulong tayo sa kababayan, papalag ako dito.